magpapalang araw sa lahat. For today's video, magre-review po tayo ngayon ng Kurumaki e-bike na single po, mga guys. Ito po siya. Pero pag hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Tara mga guys, simulan na natin ang review. So yun mga guys, ito po ulit si Kuya Romel. Siya po yung magde-demo sa atin itong Kurumaki na single po. Kaya simulan po natin yung demo. Ano po bang function po nitong e-bike na to? Na so meron siyang ano, itong single na to. Ito yung natatawag na K227. So, K227 po? K2007 po yung model niya. Ayun mga guys. Okay, so meron na siyang speed selector. Pwede siyang 1, 2, 3. Hindi tulad ng iba na dire-diretso lang. Apa? Wala nang selector. Ito ay meron tong speed selector. Okay. So meron din siyang signal light. Ayan. Dito po ano? Ayan, sa harap. Pag kakaliwa, kakanan, ito. Wala lang siyang tunog. So ilaw lang siya mga guys. Ito mga guys yung ano niya. Okay. Yung signal light niya nandito po sa manubela. Yan. Tapos siya sa kabila. Yan. Yan po. Ito naman kanyang busina. Ayun, yun ang tulog ng busina mga guys. Hindi naman po masyado malakas. Hindi po nakakagulat. No, no. Tapos ito po, ano po yung mga ano po? Ito yung mga function niya. Gauge panel niya. Oo, oh, gauge panel. Okay, so bali yung ano niya po, ano, yung charge po ano. Ayan. So 25%, 50%, 75%, 100%. So, ibig sabihin, siya ay nasa 100% pa. Ah, dahil lahat pa siya nakailaw. Ang ilaw po na green. Oo, oh, lahat yan. Pagka po, ano po malalaman nyo? Paano pagka tumatakbo na to, nagbabawas siya. Kung gaano siyang, ano, halimbawa, kasi wala din stand. Ayan. Nakabrake pa siya eh. Ayan. Ayan mga guys, subukan natin patakbuhin yun. Yun mga guys. So, number 1 lang siya. Ayan, number 1 pa lang po yan. Ayan, yan po yung stick 2. Makikita nyo mga guys, mas napilis talaga siya. So hindi pa siya babawas yung kanyang 100%. So ibig sabihin, good pa siya. Apa. Malayo pa marating niya. Okay. So pag nag-ano na to, tumigil na ito, nabawas to, mamamatay itong ilaw ng kulay green, papunta dito yan, itong ilaw na lang. So 75, so, 75 na lang yung karga. Then, pag 50 na lang, lalabas din yan. So, hanggang last niya, 25%. So may pag-asa pa siya. Pero wag na natin siya hintayin na mag-blink. Apo. Dahil ba didrain ang kanyang battery. So ang kanyang battery na lagayan, andito sa loob. Ay, dito po sa ilalim po. Ito. Ayan, dito mga guys yung ano sa tapangan. Pero, Kuya Romel, okay lang ba ito pag aabutan ng tubig? Hindi naman siya walang problema yan kahit magbuhusan ng tubig yan. Apa. Kasi hindi siya papasukin. Self siya, naka-self. Ayun, naka-self siya. Kaya nga may makover yan na rubber. Bali, pag tinanggal ito, ito po yung nandito po yung tubig niya. Okay mga guys. Kaya susundutin pa ito bago magbuksan. Tapos ito po, LED na po ito. LED yan, lahat yung LED. Ayan, tapos may basket na po siya, ano? Ang kanyang headlight, pag ipinol. Yan po. Pulls ang susi. Okay. Yan, kung gusto mag-headlight yan sa gabi. Ah, okay. Okay. So, bali, meron nung siyang parang, ano, yung down, ano yan? Yung hindi yung kalakasan na ilaw, tapos yung malakas pa. Ah, wala siyang high and low. Ah, wala ko siyang high and low. Bali, ano lang po ito? Naka-permis lang siya na headlight. Ah, okay. Permis lang po. Yung tama lang na ilaw niya. Pero wala po siya sa braking, ano, na, yung braking system niya na, pag ano po, nung pag nalala. Andito yung sensor. Ayan, o.
Ayun, dali mga guys to. Nakahilaw din siya pag naka-headlight. Yeah. Naka-headlight siya, nakahilaw yan. Okay. So pag brake po niya, ikaw ayan, ganyan. Apa. Wala po siyang sensor brake ang ano niya. Uh-huh. Pero pag naka-brake kayo, hindi pa rin siya naka-headlight connection pa rin. Wala lang siyang light sensor. Dalawa yan, yung rest mo, hindi siya tatakbo. Kasi ayun. Siya, pero hindi siya nagana sa... Wala siyang light sensor. Magtatawag. Tapos pag gusto niyo may light sensor? Pag gusto niyo may light, may ilaw yan, headlight. Ayan. Iyano niyo po itong switch na? Pupul. Ay, pupul niyo po. Pupul lang yan. Para po makikita niyo po. Sa gabi yan, kitang-kita siya. Para sa gabi yun, no? Kitang-kita siya, no? Sa gabi lang yung ginagamit. Pagka, ano, anong... pwedeng sumakay dito hanggang ilang kilos? Dalawang tao. Ayan mga guys, dalawa yan ha. Pwede rin dito, sa dito. Pwede kayo magkakas dito. Ayan, may tutungan na sila. Pero yung ano, yung bigat niya, mga yung ilang kilos? Yung bigat niya hanggang ano lang to, mga 35, gano'n na. Mga nasa 150. Ha, 150. Okay. Kaya po nitong ano, e-bike na to? Kaya. Okay. Kaya niya yan. Tapos ang gulong po nito ay... Tubeless din. Tubeless na po yan mga guys. Tapos yan. Parehas po drum brake to. Lahat po yan tubeless. Okay. Tapos so, drum brake po siya pala. Tawag dito, motor dynamo. Lahat ng single, motor dynamo ang nakakabit dyan. Okay po. Walang motor differential yan. Motor dynamo ang tawag dyan. So, puro naman yan naka drum brake. Ang disc brake lang yung non-disc kabila. Yung ibang unit po yan, naka-disc brake yan. Ah, ito po, hindi po siya drum brake ang tawag dito. Drum brake to. Ayun, okay. Drum tapos brake. Tubeless na nga ako yung mga guys. Tubeless siya. Parehas. Okay. So, tapos ito, ito po yung shock nyo. Ito yung shock. Malakas yung ano yan. Karanin mo po, ano nabili nito, mga estudyante? Mayroon din yung estudyante, mayroon din mga may edad na. Mga pang service-service lang, ano? Service-service, nakarami, gumawa nito isang pamilya. Okay. Maganda ho ito pag yung sa mga subdivision, no? O kaya pag may bibiling-bibiling ka sa palengke. Pumunta lang kayo sa palengke. Kahit nga pumunta lang ka buhay, kaya yan. Ay, tanong kasi nga po, ilan po ano nito? Ilang kilometers po nga pala? 35 kilometers. 35 kilometers. So, gano'ng kalaya ang kabuyaw. Okay. So, ganun po yung 8 hours niya na charge? 8 hours ang charge. Basta nagpunta na siya dito sa 25%, huwag na natin siya hintayin na mag-blink pa. 50% okay pa yan. Pero kung gusto nyo mag-charge sa 50%, okay lang. Wala na problema yan. Kasi ang charging yan, direct battery yan. Ah, direct battery po siya. Kasi direct yan, wala yan ibang dinadaanan. So meron siyang pinawang charging point. Isang kanyang charging point. Nandito sa gilid. Okay. Dito lang siya sasaksak. Yung kanyang charging. Isa na yun. Ang pinahang charging area niya. Sa body siya nag-charge, hindi doon sa battery. Kasi hindi direkta. Parang kagaya noon na iba natatanggalin pa, no? Ayan, tama guys, yan yung kanyang charging mo na po yan. So yan, may power yan. Kahit na pag-uras na dikitan niya metal yan, may power yan kasi direkta nga siya. Okay. Okay, so iniiwasan dapat na mapaglaruan ng bata. Okay. Kaya nga may takip yan. Opo. Para hindi magalaw ng sino man. Pero pag ano, baka pag naulan no, hindi naman safe. Walang problema yan. Kasi safe cover yan. Naman po siya, no? Safe yan, hindi yan na mabasa. Okay. Okay. Yan ang ano yan, ang kaibahan ng body charging. Kasi direct naman to. Okay lang siya mag-charge dito ng body. Kasi wala naman siya nadaanan na ibang accessories. Eh, sa bilis po. Iba ng mayroong terminal. Aha. Okay. So, bilis nito. Hanggang 35 to ang kanya full speed, bumabalo to ng 45 km per hour. Pero hindi siya makikita dyan. Magpapatay lang tayo sa takbo. Ah, sa takbo lang po. Bali, hindi nyo makikita yung bilis po. Wala no? Siyang speedometer. Wala siyang speedometer. Pero yun po yung range niya, no? Yung range niya. Kaya niyang bumalo ng 45 km per hour. Mabilis na to. Kaya Kuya Romel. Kaya dalawa lang, number 2, mas mabilis, mabilis na po, no? Okay. Yan, subukan ko po, sakyan ko po yung mga unit po.
Guys, sasubukan ko na itong Burumaki na single. Yan. Mga guys, ano lang siya, wala lang po siyang center stand, side stand lang po siya. Saka kanina, nung ginagamit ko po siya, talagang mabilis po siya mag-accelerate. Saka kahit number one po yung ginamit ko, yun, walang po siya, talagang napaka-bilis din po, ano, kumagat po nung ano, takbo. Tapos mga guys, yung footboard niya po, yan, ano, comfortable naman po kasi malaki din po. Hindi ko lang po kanina matapak yung pa ako kasi makipot po yung ano yung pinagtatestan ko dito ng ano, e-bike po. Pero para sa akin, okay po. Saka mabilis po. Yan, mabilis po. Saka hindi kayo mag-alangan kasi nga, maliit lang po siya. So yun mga guys, alam ko, ito na yung inaabangan nyo. Magkano po itong Burumaki na single na e-bike na to? Tara, tanong natin kay Kuya Romel yung presyo. So yun, Kuya Romel, magkano po ngayon itong e-bike na single po na to? Ito, cost nito ay 16,800. Ah, 16,800. Promo yun, promo price. Ah, promo. Pagka hindi po siya naka-promo, magkano po siya? Magkano ang pinaka-presyo nito pag hindi promo? Naka-fix na siya. Fix na siya. Ah, yun, fixed price po pala na 16,800. Oh, yung mga guys, oh yan, oh, 16,800. Kaya yung mga gusto mong bumili nito, maganda-maganda po ito sa mga yun nga po, sa subdivision, mga pag-ibilihan, okay, okay, yan. Sa estudyante po, yung mga papasok, para syempre, makatipid na rin po sa pamasahin, tapos iwas late din po sa traffic. Yan, mga guys. Kaya kung malapit lang din po kayo dito sa may Burumaki, dito po sa may Tagapo, Santa Rosa, yan, pasyalan nyo na po, kasi mas maganda po makikita nyo ng actual yung unit. Kuya Romel, anong mga kulay ba nito? Kagaya nito, anong kulay ito? Ito, green tango. Green tango. Tapos ano pa po? May mga ano ba ito? Black, white? Ano? Meron pa, meron. Ayun, may mga ibang kulay pa ito. Sa ito kasi nakadisplay lang ngayon sa amin. Meron din itong kulay white daw. Siyempre may black din po ito, no? Meron. Kaya may black din po, saka red. Mga guys. So yung mga guys, hanggang dito na lang. Hindi pa kayo nakasubscribe sa akin. Please hit the notification bell para update kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala kay Kuya Romel, saka dito po sa May Burumaki, sa Tagapo, Santa Rosa. At nare-review ko po yung mga e-bike nila. More sales to come, at gaya na lagi sinasabi. Ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Abangan nyo po yung mga susunod yung videos, at like and share na rin po. Bye-bye!